Magandang umaga, Miss Ali at Pat P. Nandito kami ngayon sa Onion Capital of the Philippines sa Bungabon, Nueva Ecija. Ilan nga nating kababayang magsasaka ang napilitan ng mag-harvest ng kanilang inaning ng mga tanim na sibuyas para maibenta pa ito sana sa mas mahal na halaga. 120 days ang kalagitnaan pa ng Pebrero ang nakatakdasa ng pag-aani ng mga sibuyas ng ilang magsasaka, pero ilang onion farmers nga dito sa Bungabon ang nag-aani nila ng sibuyas. Yan ay para maibenta pa raw nila ng mas mahalang sibuyas na abot sa 250 pesos kada kilo na kasalukuyang farm gate price. Ayaw daw kasi nilang maulit ang nangyari noong Mayo noong nakaraang taon, kung saan marami sa mga magsasaka ang napilitang itapon ang kanilang inaning sibuyas dahil sa napakababang farm gate price. Ayon sa ilang magsasaka noong Mayo, umabot lang sa 8 pesos hanggang 15 pesos ang farm gate price ng sibuyas. Kung ibibenta raw ito sa traders, mas mura pa, kaya marami sa kanila ang nalugi. Wala raw silang magagawa dahil wala naman silang storage facilities para iimba kahit isa o dalawang buwan ang kanilang mga sibuyas. Umaapila sila sa gobyerno na itigil ng importasyon ng sibuyas dahil nakakasama ito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Narito ang bahagi ng pahayag ng magsasaka na si Tatay Marcelo Villa. Naku po, sana wag na. Ba't tinatangkilik pa nila yung hindi naman natin? Di ba? May sarili naman tayong produkto na sibuyas. Kahit ano meron dito sa atin. Ba't tatangkilikin pa nila yung hindi naman natin? Sana iliko na nila yun. Ilubay na nila yun. Dahil hindi naman natin kun yun eh. Yung hindi naman atin yun eh. Kay Mr. President. Yung mga import kuha na nila, ilubay na nila. Ganun. O pigilin. Lalo na si Juan, mahusay yan, si Ma'am Amy Marcos. Napakahusay niya. Lahat ng import, pinipigil niya. Sana ipagpatuloy pa niya yan. Muli nilang ibangon tong Juan. Yung